kaawaan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakaruka at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninibe, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Taris, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay na niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapon kasama ang mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon, anupat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nananalangin sa kaniyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at tagasaan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante, "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang ng mamamatay tao sa gagawin namin sa taong iyo ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito,
sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kaniya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda, at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Puon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo, at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalaala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Magsitayo po ang lahat. Sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumain niyo ang Panginoon at sumain rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas sa kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng tulisan, kinuha pati ang damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit,
may isang Samaritanong naglalakbay sa paraan noon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo at binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. Kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong linggo? Ngayon po ay nagsisimula na naman tayo, no? Parang ang bilis lang naman umikot, no, ng isang buong linggo. Ang bilis ng araw, no? At talagang tayo po ay patuloy na pinaalalahanan ng mga bagay na ginagawa natin. Ito ba ay may kabuluhan? Ito ba ang ating mga ginagawa ay may katuturan? May kahantungan ba? Sa punto ng buhay natin ngayon, kumbaga, naiisip ba natin yung napakahalagang mangyayari sa atin pagdating ng panahon? Kasi yung buhay natin dito sa mundo ay bagamat mahalaga, pero dapat mas alam natin yung pagkatapos ng buhay natin dito, dahil yun yung realidad, lahat may katapusan. Anong buhay ang naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay natin dito? At yun yung buhay na walang hanggan. Ang tanong, makakamtan ba natin yung buhay na walang hanggan? Alam ba natin o may interest ba tayo kung papaano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yung mga nararanasan natin ditong saya, may katapusan yan. Yung nararanasan nating hirap, may katapusan yan. Lahat ng bagay dito sa mundo, may katapusan. Pero yung pagkatapos dito, yun yung walang katapusan. Kaya nga pinapaalala na sa atin lagi, saan tayo maglalaan ng eternal life, ng buhay na walang hanggan? Doon ba sa umaapoy o doon sa napakapayapang lugar? Yan. Mahalaga po na iniisip din natin yan. Huwag lagi yung saan tayo kukuha ng pambili ng bigas bukas, pambayad bukas, kundi paano ba tayo kapag natapos na ang buhay natin dito? Kasi mahalagang katanungan po yung ibinato kay Jesus nitong ekspertong ito, no, sa batas, na paano ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung tutuusin, mabait naman siya. Sinasabi nga, sinusunod naman niya ang lahat ng utos, lalo tigit ang utos na ibigin mo ang Diyos. At ganun din, ang sabi, yung pangalawa, ginagawa din niya. Pero mas pinaunawa ni Jesus sa kanya kung ano nga ba talaga ang pakikipagkapwa. Kasi hindi lang po tayo, lalo tigit sa atin po, no, na nagdidebosyon sa Mahal na Birhen, sa Mahal na Birhen ng Fatima, nagdidebosyon sa Poong Nazareno, laging nagsisimba. Hindi lang yan. No, yung basihan, yung pamantayan para masabi na tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi itong ating pagsisimba, itong ating pagsasabi na mahal ko ang Diyos, dapat ipinapakita sa ating pakikipagkapwa-tao.
Ito yung dalawang basihan. No? Iniibig natin ang Diyos. Okay, pwedeng, walang pwedeng mag-question yan. No? Kung mahal mo ang Diyos, mahal natin ang Diyos, alam na, no, alam ng Diyos yung totoo kung mahal nga ba talaga natin siya. Pero yung kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, ipakita natin sa pamamagitan ng pakikipagkapwa-tao. At dito po, no, sa Ebanghelyo, sa kwento natin, saan ba natin mas nakikita yung sarili natin? Tayo ba yung nangangailangan ng tulong? Tinatawag ba tayo ng Diyos para tulungan? O tayo ay tinatawag ng Diyos para tumulong? Yan. Sige, isip muna tayo. San tayo sa dalawa? Tayo ba yung nangangailangan ng tulong? O tayo yung dapat tumulong? Kasi dito rin, no? Sabi nga, ito, pag na, nakita natin ito, nagawa natin ito, magiging malinaw yung ating direksyon. So, ikaw ba yung nangangailangan ng tulong? O ikaw, o tayo, ako, ang dapat na tumulong? Sa panahong ito ng pandemya, para bang, no, ano yung mas isinisigaw mo? Kailangan mo ba ng tulong? O kailangan kang tumulong? Sa unang pagbasa, sa kwento po ni Jonas, na kung saan tinawag ng Panginoon at inaatasan siya na pumunta sa Ninive para ipahayag yung mabuting balita, paalalahanan yung mga tao na magsisi, magbalik loob sa Diyos, pero tumanggi si Jonas. Ayaw niya. Ayaw niyang tumulong. So ano nangyari? No, naka-experience siya ng matinding, no, sa kanyang paglayo, sa kanyang pagtakas, maging yung mga nasa ibang tao na nakasakay sa barko na kanyang ginamit para tumakas sa Panginoon, nakaranas ng parabang napiperwisyo din dahil sa kanyang pagsuway, dahil sa kanyang katigasan ng ulo, dahil ayaw niyang tumulong, ayaw niyang tumugon sa panawagan ng Diyos. Diba ang ganda pong isalarawan para mas makita natin ito? Mahirap po kasi yung ang tingin natin lagi sa sarili ay yung taong kailangan tulungan. Sana makita din natin yung punto ng buhay na tayo ay tinatawagan ng Panginoon para tumulong. Kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Si San Francisco ng Assisi na isang mayaman, kilala sa lipunan, maging ang kanyang pamilya, pero hinubad ang lahat, maging ang kanyang kasuotan, para lamang maibigay sa mga nangangailangan, tumulong sa nangangailangan, kahit wala nang matira sa kanya. Kasi malinaw sa kanya, ang tawag ng Diyos sa kanya ay tumulong, magbigay ng tulong. Ang mensahe lagi, no, ng mahal na birhen, lagi ko po, favorite ko pong linya ng mahal na birhen, no, yung sundin ninyo siya. Laging bilin ng ina, sundin ninyo siya. Sundin ninyo si Jesus. At ngayon, ano ang sinasabi ni Jesus? Humayo ka, gayon din ang gawin mo. Kasi kung tutuusin po talaga, no? Maraming dahilan tayong maiisip para hindi tumulong.
Kung pwedeng ang dahilan, eh, kailangan ko din eh. Bakit ako magbibigay? Kailangan ko rin. May mga batas pa nga tayo na huwag kang maglilimos. Bawal lang maglimos. Pwede kang hulihin. Ang daming dahilan. Pwede ang dahilan. Eh bakit ako? Dapat sila. Sila na lang. Ngayon po, no, sa mga panahong ito, sa buong linggong ito, marami pong nagkukumpulan sa mga COMELEC, no? Mga nagfa-file ng COC o Certificate of Candidacy. May mga supporters. Isa na isip ko po kanina, no? Sino ba ang nangangailangan ng tulong? Yung sinusuportahan o yung mga sumusuporta? Sa tingin nyo, sino ba? Yung mga politiko ba na gustong maglingkod ang nangangailangan ng tulong o yung mga mahihirap na binabayaran para mag-support sa kanilang kandidatura? Sino ang nangangailangan ng tulong? Pero nawa po, mas naisin natin mag-isip ng paraan kung paano makatulong. Kasi mas masarap po, at alam ng Diyos ito, na masarap na maranasan natin yung tayo po ang nag-iisip kung paano makatulong higit dun sa kung paano tayo makakakuha o makakatanggap ng tulong. Ulitin ko po, no? Maraming dahilan para tayo hindi makatulong sa kapwa. Pero ang tanging dahilan ng Diyos, ng Mahal na Birhen, maging ni San Francisco ng Assisi, isa lang ang dahilan para hindi tayo mapigilan tumulong. Yan ay ang pag-ibig. Basta't ang isang taong namumuhay sa pag-ibig, hinding-hindi ito mauubusan ng dahilan para magbigay sa kapwa at maging mabuting tao sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa magandang salita lamang. Ang ating pong itutugon, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat tao na makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao naway, dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa
na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay, ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ng ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kahalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain mo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
kapayapaan nang ang pag-ibig mo'y maihatid kung saan man may alitan. Dadalhin ko'y kapatawaran saan man may kapinsalaan. Ihahatid ko'y pananalig saan man may alinlangan. Panginoon, ako'y iyong gawin daan ng iyong kapayapaan nang ang pag-ibig mo'y maihatid kung saan man may alitan. Dadalhin ko'y kaliwanagan kung saan man may kadiliman. Ihahatid ko'y kagalakan saan man may nalulumbay. Panginoon, ako'y iyong gawin daan ng iyong kapayapaan nang ang pag-ibig mo'y maihatid kung saan man may alitan. Tulutan mong di ko hanapin, madamayan kundi dumamay. Niang ako'y maunawaan kundi umunawang tunay. Panginoon, ako'y iyong gawin daan ng iyong kapayapaan nang ang pag-ibig mo'y maihatid kung saan man may alitan. Dadalhin ko'y kapatawaran saan man may kapinsalaan. Ihahatid ko'y pananalig saan man may alinlangan. Panginoon, ako'y iyong gawin daan ng iyong kapayapaan nang ang pag-ibig mo'y maihatid kung saan man may alitan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pamamaalam. Magsiluod po ang lahat. Mahal na Birhen ng Fatima, dumating na ang sandali ng iyong paglisan sa aming parokya na iyong minarapat na maging tahanan
sa loob ng mga nagdaang araw ng iyong pananatili sa amin. Maraming salamat, mahal na Ina, maraming salamat. Magbalik ka at dalawin kaming muli. Sa iyong pag-alis ay baunin mo ang aming mga puso at mga panalangin. Hihintayin namin na buong pananabik ang iyong muling pagdalaw. Huwag mong ipahintulot na kami ay makalimot sa iyo o mawalay sa iyong pagmamahal. Panalangin para sa kapayapaan. Ama naming banal, ipinagkaloob mo ang iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus. At sa pamamagitan din niya, ninais mong kaming maakay sa iyong puso. Sa pook na ito, inaanyayahan kami ng mahal na Birhen na manalangin para sa kapayapaan ng daigdig at tinatagubilinan ng anghel ng kapayapaan na tanging Diyos lamang ang sambahin. Pagbigyan mo ang aming dalangin na maghari ang kapayapaan sa lahat ng lahi, na ang mga namumuno sa mga bansa ay maging maparaan para paghariin ang katarungan na ang aming mga puso ay mapanatag. At sa tulong ng reyna ng kapayapaan, na kami ay maging tagapagtatag ng kapatirang mamamayani sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Santo Papa. O Panginoong mabuting pastol ng sangkatauhan, ipinagkatiwala mo kay Pedro at sa kanyang mga kahalili ang gampaning patatagin ang mga kapatid sa pananampalataya at liwanagan sila sa pakikinig ng salita. Sa pook na ito, pinatunayan ng mga munting pastol ng Fatima ang malalim nilang pagkilala sa Santo Papa at ang maigting na pagmamahal sa simbahan. Inihiling namin na liwanagan ng Espiritu ng iyong karunungan si Papa Francisco sa kanyang misyon bilang kahalili ni Pedro. Ingatan nawa siya at aliwin ng iyong awa. Patatagin nawa siya ng mga patunay ng iyong mananampalataya at ang patuloy na pag-akay ni Maria ay maging tanda nawa ng iyong pag-ibig para sa kanya. Maging matibay nawa siya sa pananampalataya, buo ang loob sa pag-asa at masigasig sa pag-ibig. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtatalaga sa mahal na Birhen ng Fatima. O Birheng Maria, Ina ng Panginoon, Reina ng Santo Rosario ng Fatima, bukod na pinagpala sa babaeng lahat, ikaw ang larawan ng simbahan na nararamtan ng liwanag pampaskwa. Ikaw ang karangalan ng aming lahi, ang tagumpay laban sa kasamaan. Pangako ng maawaing pag-ibig ng Ama, guro ng naghayag na mabuting balita tungkol sa iyong anak, tanda ng nag-aalab na apoy ng Espiritu Santo, ituro mo sa amin na nasa landas ng tuwa at bighati ang mga dakilang katotohanan na ipinahayag ng Ama sa mga nasa abang kalagayan. Ipakita mo sa amin ang lakas ng paglukob ng iyong pagkakandili sa iyong kalinis-linisang puso. Kalingain mo nawa ang mga nagkasala at akayin pabalik sa Diyos sa pakikipag-isa ko sa aking mga kapatid sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ipinagkakatiwala ko ang aking sarili sa iyo
sa pakikipag-isa ko sa aking mga kapatid. Sa iyong pamamagitan, tinatalaga ko ang aking sarili sa Diyos o Birhen ng Santo Rosario ng Fatima. Kaya nga, nababalot ng liwanag mula sa iyong mga palad, papupurian ko ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, di
Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.